Kaibigan, isang pinagpalang umaga sa iyo, kaibigan. Kaibigan, yung araw ang i-review natin itong suha, no? Galing dito sa puno na to. Ito ay pamilya ng citrus, no? Ayan, no? Nakikita nyo yung suha. So dito lang natin to pinitas. Yan. Titingnan natin kung ilan ang magiging increase ng ating blood sugar 30 minutes after tayo kumain ng suha, no? So kukunin natin yung glycemic load or yung glycemic index within 30 minutes para alam mo, no? Alam mo kung ito ba ay nakakatulong o nakakapagpataas ng ating blood sugar. Hahatiin ko lang ito, kaibigan, dahil masyadong marami kung uubusin ko yung isa, no? Tatanungin natin to, no? So, saglit lang naman to. So, okay na, ito na, no? So, nabalatan na natin ang suha. Ayan, medyo hinog na to dahil makikita mo na yung butas. Ito yung palatandaan na yung suha ay hinog na, no? So, kukunin lang natin yung kalahati. So, kalahati lang ang ating kakainin dahil sobrang malaki naman pag inubos natin. So, kukunin natin yung kalahati at ito yung ating kakainin. So, bago ito kainin ay magsusukat muna ako ng aking blood sugar. So, para makita nyo kung mayroon talagang epekto, no? Ito na. Ayan. So, tingnan natin ang aking blood sugar sa umagang ito. Ayan. So, nakikita ba dyan? Kitang-kita. Okay, so ang sugar ko ngayon ay 115 milligram per deciliter, mga kaibigan, no? So dahil yan sa ating pag-inom ng spirulina, no? Ayan, spirulina, at ang partner nito ay Ganoderma. Ayan, no? So ito po yung ating spirulina. Iniinom po ito 3 beses sa isang araw, no? So kung gusto mong masubukan, at doon sa mga nakasubok na ay pwede kayo mag-comment yan sa ating comment section, okay? Ayan, so kakain na tayo. Kalahati lang, ha? 115 milligram per deciliter ang sugar ko ngayon. Ayan. Matamis, matamis. Yan, kaibigan, no? So naubos ko yung kalahati sa ganap ng alas 10 ng umaga. So mamayang 10:30 ay ayan, medyo madilim, no? Pero alas 10 ng umaga na ngayon, mamayang 10:30 ay susukatin ko ang aking blood sugar. Okay? So 115 milligram per deciliter bago ko kumain. So mamaya malalaman natin after 30 minutes kung ilan ba talaga ang magiging increase, no, ng ating blood sugar sa pagkain ng suha, no? So shout out muna, no, especially sa aking pinsan si Efrin Silahes. Salamat sa pa-surprise ng aking birthday, no, sa Oroncillo family, sa Aurel family, sa Silahes family. Ayan, so maraming salamat, lalong-lalo na sa kay Justin and Wina Oroncillo Tan, no, sa pag-accommodate sa amin. Maraming salamat at nagkita-kita tayo. Ayan. Shout out naman sa aking mga kamag-anakan dyan sa Katubig Northern Samar. Sa loob ng 18 years, ngayon lang ulit tayo nagkita-kita. So maraming salamat at nagkita-kita ulit tayo. Ayan, mga kaibigan, no? So malapit na yung 30 minutes after tayo kumain ng suha or yung ating citrus, no? So ngayon, mga kaibigan, paalala lang po, no, dahil nga sa patuloy na dumadami talaga ang mga diabetic sa Pilipinas, no. Yung iba ay hindi pa talaga nadadiagnose. Doon sa mga nadadiagnose na, mag-ingat po tayo sa pagkain ng glucose, no. Sa pagkain ng mga pagkain na mayaman sa carbohydrates, ayan, no. Dahil yun po talaga ang salarin kung bakit tayo nagkakaroon ng karamdaman. Actually, hindi naman talaga nakakamatay ang diabetes, no. Pero yung komplikasyon, magastos na, masakit pa sa katawan. Ayan, no? So, tuloy lang ang laban.
Kahit na anong mangyari, basta isipin mo lang na or huwag mong aangkinin sa sarili mo na ikaw ay may sakit, no? Huwag mong sabihin na diabetes ako or may diabetic ako or may mayroon akong sakit. Huwag po natin, maging positive lang tayo. Huwag tayong mag-aangkin ng mga karamdaman na yan. Dahil pag inangkin natin, ay talagang mananatili. No? Positive lang tayo, iwas lang sa mga bawal. Okay, so ayan na. Saktong 30 minutes. Samahan niyo ako at ito na, susukatin na ulit natin ang ating blood sugar para makita natin, mga kaibigan, na mayroon talagang pagbabago, no? Ang pagkain ng mga prutas. Ha? Ayan. Yan mga kaibigan, yan na. 115 mg per deciliter kanina. Kita ba? Ngayon ay 102. So mga kaibigan, walang masyadong epekto sa akin ang pagkain ng citrus, no? Bagkus ay bumaba pa ng 12 or 13 mg per deciliter sa loob ng 30 minutes. So maaaring makatulong sa inyo ang pagkain ng suha, no? Sabagay, iba-iba rin tayo ng pagtanggap ng pagkain sa ating katawan. Pero sa akin po, ito po yung resulta within 30 minutes, mga kaibigan, no? So, wala akong kaba. Kapag kumain ako ng suha, ay hindi ako mamumuruglima o hindi ako magigilty na tataas ang aking blood sugar. Ayan, mga kaibigan, no? Kung nais mo rin malaman, ikaw mismo makasubok, subukan mo rin kumain bago ko kumain. I-testing mo ang blood sugar mo, after 30 minutes ay sukatin mo ang iyong blood sugar para malaman mo rin na para talaga sa iyo yung pagkain na yan. Ayan, no? Sa mga bago lang, pakisubscribe na rin at salamat sa inyong suporta sa ating channel. Malapit na yung ating 100,000 subscriber, no? So tulungan niyo po ako at samahan niyo ako sa ating journey sa pagbibigay ng kaalaman sa ating mga kadiabetes. Ayan. So maraming salamat.